sila ay mga well, Protestants. Ano yan? Buti mo yan, hindi nakakain, ano wala ko. Baptists are not Protestants. Yan ang topic, ano? Baptists are not Protestants. Kasi po yan po ang common opinion, no? If you will ask average people dyan sa labas whether they be Catholics or Protestants, eh, marami sa kanila. Ang pagkakaalam po nila eh, sa Baptist, hindi pa Protestant rin kayo. Yan. So yan po isang maling malaking kapalian, no? Dahil from the very root word itself, the word protest, eh, meron tayong pinagpo-protestahan. No? At kailanman, eh, hindi po tayo nagprotesta. Ano? Ang protestante, ang patatawag ng protestante dahil nagprotesta sa katoliko. Ano, hindi naman tayo nang galing sa katoliko eh. Bago pa dumating ang katoliko, nakakuna na ang mga baptist. So, existing na ho ang mga baptist. Wala kayo dito doon yung mga teachings ng Baptist na hindi pinaniniwalaan ng mga Protestante. Okay, up ang beginning, the church, at yung development niya after the closing of the New Testament. Ano nangyari sa mga Baptist? Sa loob ng from 100s to 400s, ano mga development sa Christendom at the time? And then from 400s to the Middle Ages, the Middle Ages, popular known as the Dark Ages, no? That's 1200 years, beginning from the year 400s up 1600s. Eh, ano yung mga naging development? At yun, lalo sa Katoliko yan, patagdag ng patagdag, at ano yung mga beliefs, no? Pagsamba kay Maria, pagsamba sa mga anghel, di ba? Veneration of angels, and then veneration of saints, pwede nung dumalaan sa saints, infant baptism, and then indulgences, di ba? Pagbibenta ng indulgensya, kung gusto mong gumawa ng kasalanan, eh, pwede mo nang bayaran ng indulgensya in advance para pag nakumit mo, absuelto ka na kasi you have paid previously for that sin. Ayan ang mga ilan sa mga pinaprotesta ng mga protesta. And they have noticed about 99 things to be corrected or to be reformed. That is why they were also known as the reformers. So, si Martin Lutero, meron pong 99, no? Nais niyang ma-reforma. Unfortunately, hindi siya nagtagumpay, kaya umalis na lamang siya. Hindi niya kayang i-reforma ang Katoliko, no? Tama ba po, 99 cases, di ba? 95? Ano ba 99 cases? Kaya niya, ipinako doon sa door ng isang simbahan sa Germany, the Church of Wittenberg. No? So, Baptists are not Protestants. Hawakan niyo po yan, no? Hindi tayo Protestante dahil hindi tayo nagprotesta sa Katoliko. Bago pa dumating ang Katoliko, matagal nang existido ang mga tama naman, dito si Pastor Gotsawa, no? At dumabot yun, no? Dumating si Julina, Tinabahan, Abra, Isabela, Biscaya, ano ba, Ayugaw, Mountain Province, nabutin dito ko siya, no? At mahawag ko sa gawain niya doon ay si Brother Johan Pagkagan, ang mga ni Pastor Vic. Tapos po ang mga nag-pitch mo na kayo doon si Brother Johan Pagkala. Okay, please turn your Bibles now to the book of Ephesians chapter 6. Atin pong talakayin, no, ang panghuli. Ika-anim. Hindi ko nagkakamali. Ito yung ika-anim, no? And last, about the armor and weapons provided by God for the saints. Ako na dyan is the belt of truth, and then the
breastplate of righteousness, the shield of the preparation of the gospel of peace, or preparedness, due to the gospel of peace. Then we have the helmet of salvation, the shield of faith, at ito na po yung pabuli. So, siguro ho, bihasa na tayo sa pakikinig pa. Ay, hindi mo ba i-numerate natin yung mga armor na yan? Ano yung muna? Ano yung muna po? Oh, paano natin magagamit yan? Hindi natin memorize, ano? Girdle or belt of truth. Ang maraming tayo kalam sa katotohanan at the same time, truthful ang ating paglilingkod. So it means genuine commitment. Walang hypocrisy papaipabaw sa ating paglilingkod. And then, breastplate of righteousness, ano po yan? It is to protect our mind and our emotions. So ibig sabihin niya, we think only what is right and should feel only what is right. Kaya breastplate of righteousness. Righteous thinking, righteous feeling. So yan ang pagbabantay sa ating utak. Isipin mo lang kung ano yung matuwid, hindi yung ligo. Ano? Yung matuwid ang ating isipin. Yung mga hindi dapat nararamdaman, alisin. Alam, dapat tamang nararamdaman ay yung tamang nararamdaman. So, breastplate of righteousness. Those are two important areas, no? Na severely attacked by Satan. What you think and what you feel. And then the sandal in the preparation of the gospel of peace, it is not evangelism, although evangelism is the Christian duty, but that speaks to the good news that we Christians are now what? We are now at peace with God. Kaya naman tayong kapayapaan sa pangalaking palo yan sa ating pakikinigman, no? To realize that God is now in our or on our side. We are no longer have enmity, wala nang enmity between us and God. What we have now is a truce or a peace. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 1. It's good to keep on remembering this, that God is now on our side. Kakampin natin. And then the next piece of armor is the shield of faith. Again, that faith is not the body of truth, although faith would also mean the body of truth. Jude 3, let us contend for the faith. Paglaban naman natin ang ating mga paniniwala, pananampalataya, huwag tayo nananahimik, na nalilipastangan ng ating Diyos. Diba? Naalala niyo si David, anong nararamdaman ni David kung si Goliath? Eh, panay ang panglilibak, di ba? Sa Israel. At kayo pa, meme, sabi ni David, alam na nangyayari sa inyo, inilayan niyo malapastangalin na hindi tuloy ito. Itong hindi tuloy ito na Filisteo, hindi na lalapastangan nila, binabastos ang pangalan ng Panginoon. So we should never allow the truth to be trampled down, no? Durakan at paniitin, lalo ng ating Panginoon, mga unbelievers. Speak up! Pagsalita ho tayo. Sabi ng Bible, content for the faith. Hindi na tayo nakikipag-away. Pero pagsalita ka. Be always ready to give an answer. We should all be what? Defenders of faith. Kapagtanggol po tayo ng pananampalataya. No? So, yun ba yung tinutukoy niya na shield of faith? The body of truth? No. Yung pong shield of faith niya is what? Confidence or trust in God, yung pananalig sa Panginoon. Bakit kailangan ng shield? Because Satan will throw so many arrows against us. Marami siyang ikukukol ng mga arrows, and those arrows are arrows of what? Temptations. Temptation to think what is wrong, temptation to be confused, temptation to be discouraged, temptation to doubt God, temptation to lose hope, temptation to be afraid, temptation to lose confidence in God's love and care and protection and provision, temptation to be angry, temptation to be hateful, temptation to be envious, temptation to be jealous, to be covetous, to be greedy and so on and so forth, to be impure or immoral. Ano yung pangsasalag natin dyan, kapatid?
the general protection of the shield of faith. Hindi ako maniniwala sa mga sinasabi sa mga binublong. Ang pakikinggan ko ay ang sinasabi ng Diyos. Tutuksoyin mo ako ng pagdadayan ng Panginoon dahil maghihirap ako ngayon. Sabi ni God, oh, it's late, yeah. Will I trust in Him? Hindi ko wala aking tiwala sa Diyos. Para nang dumating sa akin, hindi nakawala aking tiwala sa Diyos. Ito yung confidence sa Diyos, huwag natin kaya ang mawala sa atin. At ibig sabihin niya, patuloy tayong manalig sa kanyang mga salita. Mga kapatid, napakalaking pagpapahala na binigyan tayo ng Diyos ng kanyang salita. Ano ba ba itong yung accessory natin? At tayo baptist, dapat baptist yung accessory, Bible accessory. Hindi ko ito accessory. Weapon mo natin ito, hindi lang ang weapon. Lakas mo natin ito. Dito nang gagaling ang ating power. Andito ang ating compass. Andito ang ating guidance. Andito ang ating ilaw. Napaka-powerful po ito. The world is a lamp unto my feet and the light unto my path. This comes our comfort. This is where our comfort comes from. The true patience and comfort of the scripture. Scripture gives comfort. The true patience and comfort of the scripture. Bibigay ito ng comfort. Bibigay ito ng happiness. Alam mo? Thy words were found and I did it then. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. When you discover things in this book and you accept it and believe it, it brings joy. Eh, hindi po ito accessory, mga kapatid. Mahalin po natin, masalala ng Panginoon. Alamin at mahalin, i-apply sa ating buhay. Pabisa po ito, pero ang bisa nito, pag pinaniwalaan at in-apply sa ating buhay. Effective po ito, mga kapatid. It will not return unto me void. Sabi ni Isaiah, no? 55:11. But it shall accomplish that which I please, and it will prosper in the thing whereto I sent it. So, ito po ang salita ng Panginoon. Huwag po natin hayaan mawala ang ating pananalig dito. Alam niyo po, every time that we commit sin, it means sinuko natin ang pananalig sa salita ng Diyos. Sa bawat sandali na bumibigay tayo sa kasalanan, tumatalima sa kasalanan, sinusuko mo ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Para mo tinatahas ang sinasabi ng Panginoon, mas naniniwala ako sa narawag naman ko sa sinasabi mo. So, nawawala ang tiwala ko sa Diyos. Every time. Inimat po natin. Taas natin ang ating shield of faith. Salagin natin ang mga tentasyon ni Satanas. Salagin natin ang mga arrows. At hayaan natin mag-quench with the shield of faith. And He also gave us the what? The helmet of salvation. And the real strength of the helmet of salvation is our hope of what? Anybody? The real strength of our helmet of salvation is the hope of future salvation. At walang future element ng salvation natin in-expect, wala kang motivation at your present Christian life. You will not be motivated to serve and you will not be motivated to fight dahil wala ka naman in-expect, which is something better. Diba? But because of our expected salvation, which is the future aspect of our salvation. You guys can remember, salvation has three tenses: past, present, and the future. The past is our justification, which took place already at the moment of faith. Therefore, being justified by faith. Therefore, being justified by faith. Like being justified by faith. So that's the present. And by justification, we were saved from what? We were saved from the penalty of sin. And the present aspect of salvation is called? Lalabas po sa ordination. Sanctification. Ano po yan? We're being saved from what? Hour of sin. Nung hindi pa tayo ligtas,
ang kasalanan ang nagkokontrol sa atin. Tama? Dinodomina tayo ng kasalanan. Ano man ang idikta ng kasalanan, sunod-sunuran ang tao. Wala tayong kapangyarihan kontrolin ang kasalanan sa ating buhay, manapa. Tayo ang nakokontrol at nadodomina ang kasalanan. Sir, right? Question. Matapos tayo maligtas, is it the same? Wala bang nagbago? O ang Diyos, unti-unti tayong binibigyan ng tagumpay sa mga kasalanan sa ating buhay? Binigyan pa tayo ng kapangyarihan sa kasalanan, ano yun? Diba? Pagtagumpayan yung ang problema sa alak. Manginginom pa ba kayo ngayon? Kung madalas manginginom? Ano nangyari? Napagtagumpayan ang inyo, kama? Ang kasalanan ng paglalasing. Napagtagumpayan ang inyo, pagbibisyo. Marami sa atin dito, napagtagumpayan ng pagmumura. So we are being saved from what? From the former power of sin. Unti-unti we progress in our sanctification. Unti-unti nagkakagay tayo ng freedom from the power of sin, from the control of sin. At habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, marami pang nababawas sa atin sa mga dati nating kasalanan at nakasanayang kasalanan. Unti-unti na pagkakagay mo pa yan. Dati, we are at control of the Ovegos. Sa halimbawa na yung mga klepto, di ba? Di ba mga klepto? Klepto? Ano yung klepto? Klepto man niya. Lahat ang makita ito pagkakakalaman niya. Okay, ito yung buhay. Akin to ah. Ano bakit ito na pagkakakalaman niya? Lahat kanya. Hindi na niya makontrol ang kanyang pagkakabelos. Pero nung siya natin, siya maligtas na ako. Naalala niya, huwag kang magmahal. Kaya lahat ang putin pa lang yan, huwag kang magmahal. Pagkagaling, gusto saan ang pagpura, maalala mo, let no corrupt speech proceed out of your mouth. Let your speech be always with grace, seasonally so. Dati ang mga nangyayari, pagkagalitin mga tao, hindi makontrol ang kanilang pagiging pagkagalitin. Hanggang ngayon ba, pagkagalitin pa rin eh? Alam niyo po sabi nila, according to some psychologists, tao gagalitin, may immorality sa buhay. May immoralidad. Kung hindi man talagang inborn na matindi ang temperament niya, karaniwan na ng mga tao magagalitin at irritable, mga immoral. May other sa kanilang buhok. So, unti-unti, dati tayo mga magagalit eh. Diba unti-unti na nawawala? Tama ko ba? So, ganito yung tagumpay na lang. Wala naman, no? Pero puro mga good boy pala tayo. Wala mga kahit pala tayo nito. So, di ba mga kapatid, nagkakaroon tayo na ano? Unti-unti na pagtatagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan. That is what is meant by salvation. We are being saved from what? The power of hindi na talaga absolute dominance ang kasalanan. Di ba? Pero pa rin tayo na nagkakasala tayo, hindi na absolute dominance. Tama? May mga napagkakagumpayan na tayo ang kasalanan sa ating buhay. Dati, hirap tayo sa typing. Kaya nangihinayangan natin. E ngayon, hirap rin napagkakagumpayan na natin ang typing. Di ba? Dati, sakit sa kalooban. 10%, 10%. Hindi na lang naman, bakit pagka nagpapafacial ako, hindi ako nangihinayang 1,000, 2,000, at palibad ka lang. Tatay ba ngayon? Yeah. Alam gusto ko mamin, ha? Tatarimad ngayon? 3,000? Nanghinayan ba kayo? Pag pagsabuan, hindi kayo nanghinayan? 5,000! Kano? 5,000. Bigyan ka kaya. Pag sa church, hirap. Huwag yung press personas. Kanta namin. Rokos ka lang. Pero pwede tayo bumitaw. Tama? Pero eventually, na nangyayari sa atin. Nagawa yung Panginoon. At ating Panginoon. Doktor nga, pansamantala kadalingan lang eh. Buhay na wala nga ganang binigay ng Diyos eh.
Panginayaman ko ba naman yung ibigay ko sa pagawain ng Panginoon? Tama? Masasaktan ko ba tayo mga kapatid pag nakakaambag sa gawain ng Panginoon? Masasaktan ba ang ating kalooban? Hindi ba dapat natutuwa tayo na nakakabahagi tayo? Amen? Na sa munting paraan natin, nakakasakuli tayo sa Diyos. Pagkaman hindi kailangan ng Diyos siya, binigyan tayo ng Diyos ng privilegio na maging kaparte, kabahagi ng kanyang programa, kututusin. Pwede niyang utusan ng anghel. Kung anghel mag-evangelize, ako po, walang problema. Tama? Pag bang anghel mag-evangelize, ang saya sana, bakit? Hindi na papagod, hindi na pupuya, hindi na uubos, hindi na patrapid. Patatrapid ba mong eh? May air traffic. Aeroplano, natatrapid. Tama, sila makababa, traffic, natama. Sa mga kapatid, walang limitation sa mga anghel na kagaya ng experience sa akin. Pero mga kapatid, binigyan tayo ng privilegio ng Diyos na makasangkapan, makututusin, pwede namang hindi niya tayo gamitin. Tapos, mayarap pa tayo. Tutusin din yung kailangan ng Diyos. Privilegio nga niya na i-involve na tayo, makututusin, pwede namang hindi. Huwag kayong maging mapaburi, mga kapatid. At nasasaktan kung minsan kumakain ng oras natin ng ministry. Nangihinayang ba tayo na maghapon tayo rito? Nangihinayang ba tayo na minsan pati pera, ano, naririn ko? Patutusin, mga kapatid, wala yan. Hindi may kukumpara yan sa mga binigay ng Panginoon. Diba? Sa mga inilaan niya sa atin. Kaya, yung Covetus S, paglabanan po natin yan. So, I am sure, no, marami po sa atin dito. Eh, napagtatagot pa yan. Marami pa mga kasalanan sa ating buhay. Unti-unti, nabibigyan tayo ng Diyos ang kapangyarihan para makalaya ko sa kapangyarihan ng Diyos. And then the future aspect of salvation is what? The glory from the presence of sin. So, tama po lang ito, no? But the real strength of our helmet of salvation, no, is our hope of future salvation. Dahil meron kang inasahan, which is something much, much better than what you have in the present. It gives you motivation to work today and to fight today. Alam mo, meron mas maganda na parating. At kung walang mas magandang parating, hindi ka gaganaan sa laban na yun. Sa pagiging pagtugali, sabi ni Apostle Paul, if only in this life we have hope, diba? We are of all men, most God. He is of the world. And to be pitied tayo sa lahat ng tao ang mga kahawag-hawag at kahawa-hawag. Okay? So, we come now to the last piece of armor, or weapon that God gave us, His children, and that is the what? Sword of the Spirit. The sword of the Spirit. First of all, of course, let's talk about the sword. Meron doon dalawang uri ng sword na basically ginagamit na ng araw. No? Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ngayon, noong unang panahon, no? Lagay natin ating setting, panahon ng mga Romano. Panahon ng Imperyo ng Roma. Ano po ang common use sword ng araw? I told you, meron pong dalawa. Basically, may dalawa, no? The first one is the Rophaya. Yan yung broad sword. Alapag, mahaba, two-handed ang paghawak niya. No? So that's the wrong fire. And then the other one is the Makaira. I'm looking at the spelling, no?
mo yung ating spelling na rockfire, no? It is the rogue sword. Makita na magsimula. The other one is the Makaira. Ito yung short. Ito, ito yung rogue sword. Ito yung malapad. Usually, ang gumagamit yan, cavalry. Pagsakay nila ng kabayo, pag-atake yan, they will swing that on the heads of their enemies. Break the skull or to decapitate heads. So, hindi na mabuto dyan. Mabibiyak, makakarap yan dahil sa bigat yan. So, that's the rogue sword. So, medyo ano yan, kumbaga, alachamba yan. Okay? And the double edges of Satan's broadswords are the what? Ani double edge of Satan's broadsword. That the edge of, first of all, alala ko rin yun. At ay mo ko rin. The edge of discouragement and the edge of doubt. Dalawang dangerous edges of Satan's broadsword. Discouragement and doubt. Pagka you are in doubt, you will be paralyzed. You become petrified. Parang nagiging parang bato, hindi ka makakilos. No? Duda ka eh. Hindi ka shoot. Tama ba? Kaya hindi ka tuloy maka-action. Hindi ka shoot. Mukha ka ginagawa mo eh. Meron ka mga pagdududa. Okay? So, wrong fire, the broadsword. And then, the makaira, ito naman po yung maiksik. So, itong broadsword used by the cavalry, ito pong short sword, ito pong gamit ng infantry. Ng infantry. Foot soldiers. Hindi nakamount sa bayo. Foot soldiers. So, yan ang kanilang standard weapon. Ang length po niya, mga kapatid, nagre-range from 6 inches. Pero parang ispagal 6 inches. Dagger. Ang dagger naman yan, ha? Parang balisong. Sino rito ang nausuhan ng balisong ang araw? Sa mga sir, ito pa nga. 10-9. 6 inches lang po siya. So, from 6 inches up to 18 inches. 6 inches up to 18 inches. 18 inches ilang po ilang dito? 1.5. Pag-ito lang, no? Pag-ito lang. So, usually yung ginagamit for the gera, umabot na po sa hand-to-hand combat. Malapitan na. Malapitan na yan. At yan, must be used with precision. Nakita niyo po pagkakaiba? Yung broadsword, gagamit ka niyan, tsampahan niya. Kala na kung sino matamahan niya. Pero kapag hand-to-hand combat, like sinandal mo, makakapili ka na. Halimbawa pa rin itong bahagi ng katawan niya, di nakakopera. Halimbawa rin itong walang cover, hindi ko titira. So, medyo precise ka na. Makakapili ka na. Alam niyo po, spiritually speaking, when you use the Makaira of the Lord of God, alam mo yung specific verse use. Ano yung terms of it? You know the specific teaching of the Bible to use. You know the specific truth of the Bible to use in every given situation or every given temptation. Anong ipagtatapat mo? Precise ka na sa gagamitin. Hindi yung, basta sabi ng Bible. Sabi ng Bible. Sabi ng Bible eh. Sa Bible. Alam ko na sa Bible. Ano pala nang ganun sa Bible? Pagka sort of the spirit na sinasabi niya, mga kapatid, hindi yung wrong paya ang sinasabi niya. Yan yung makaira. Ang sinasabi niya po na above all, take the sword of the spirit, that is the makaira. It is again, use the word of God with precision. Gamitin natin ang salita ng Diyos na eksakto. Precise, accurate, meaning
sa bawat sitwasyon, meron kang salita ng Diyos o katotohanan ginagamit sa ganitong sitwasyon. So, ganitong uri ng tentasyon, meron ka na namang portion ng salita ng Diyos is for specific truth na itatapat dyan. Yun ang pagkakaiba. So, going back, the sword to which Paul refers here is the makaira. Okay? So, it is the shorter one. Used with precision and accuracy. Now let's talk about the phrase of the Spirit. Sword of the Spirit. Ano po bang ibig sabihin nito of the Spirit? Pag sinabi po na of the Spirit, mga kapatid, it could be translated or it could be. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, is that this sword is spiritual in nature. And that's consistent with the context. Consistent bakit? Ang context dito, natin pinag-aralan, spiritual warfare, tama? We are engaged in a spiritual battle. Spiritual warfare, fighting with spiritual enemy or spiritual forces, and so therefore would demand spiritual weapon. So that's consistent with the context here. Pero kapatid, the most preferred rendering for this expression of the Spirit is, it has to do with the genitive of origin rather than the nature. Kasi dito, yung isa, yung spiritual, that refers to nature. Ang ba yung nature ng sword natin? Spiritual. Tama rin naman yun. Ano? Tinutukoy mo yung likas, yung nature ng kasangkapan mo, ng weapon, ng sandata. It is a spiritual. At sabi niya po sa Paul, 1 Corinthians 10, 3 to 5, we read, our fight is not against flesh and blood. For our methods of warfare are not carnal, but spiritual. Sabi ni Paul, di ba? Our war is not carnal, but spiritual. Tama yan. Pero mas preferred na lang natin rin dito, mga kapatid, ay yung ibig sabihin ng of the Spirit dito is that ang pinanggalingan ng ating sword o ng ating weapon ay ang banal na Spirit. Yan ang ibig sabihin na genitive of origin. Kaya nga, sword of the Spirit. Kanino nanggaling? Kanino nag-originate ang ating sandata? Ang ating espada? Galing sa banal na Espiritu. At napakalinaw sa Biblia na ang sword na ganyan, what is that sword? The sword is the Scripture. The sword of God, which is the Word of God. Ang espada natin ay ang salita ng Diyos. Question, saan nang galing ang salita ng Biblia? Saan nang galing? Who is the author of the Bible? Be more specific. Ito, it's God. Pero sa three persons of the Godhead, kanino mas ina-ascribe ang author ng Bible? All Scripture is given by the inspiration of God and it came from God. Sinabi sa ang version sa Peter na the holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. The holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Theopneustos, God breathed, galing sa banal na Espiritu. The Spirit of God spake concerning the Spirit of God concerning David. The Spirit of God spake concerning the Messiah, concerning Jesus. So, pinanggalingan ang ating espada ay ang banal na Espiritu.
Kaya ang kakausapan ng Espiritu is that He is the Spirit of what? He is the Spirit of truth. Tama? John chapter 14. Ano tayo, no? John chapter 14. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Verse 17, even the Spirit of truth. The Spirit of truth. So, ito yung sabihin niya mga kapatid. The Holy Spirit is our what? The Holy Spirit is our resident truth teacher. Siya ang nagpagturo sa atin na nasa sa amin. Naka-experience ba kayo mga kapatid na minsan wala naman kayo sa simbahan, biglang nagpa-flash sa isip yung mga narinig ko rin. O yung nabasa niyo sa Bible. Tama? Nagpa-flash. And then nakukuha niyo yung sense at nakukomfort yung nag-guide kayo dahil sa naalala ng Diyos. Bakit mga kapatid? Resident siya sa atin eh. Sabi ng Bible, dwelleth in you. Dwelleth, nasa sa atin ang banal na Espiritu. At siya nagtuturo sa atin ang mga katotohanan sa salita ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na marami sa mga naintindihan niyo ngayon na katotohanan ng salita ng Diyos kahit mga edukadong tao mga graduate ng philosophy, ng doctorate, ng masters, isa mo na grand masters. So, baga ako, masters na grand. Hindi nila maintindihan ito mga katotohanan ito. Kaya nga sabi ng mga religious leaders, nakakapo ng karanohan ng mga ignoranteng tao to. Are not all these which speak Galileans? Hindi ba puro mga Galilean ito mga ito? Sa nagaling ng karanohan ng mga tao ito? Ang sagot na yun ni Paul's 1 Corinthians chapter 1, God will bring to naught the wisdom of this world. God did not choose the mighty. God did not choose the wise. But He chose the babes. God called those who are considered not, yung mga itinuturing na yagit ng salibutan ito, scouring on this world. Yung mga itinuturing na mga illiterate, mga useless, para mga sagabal lang tayo sa pag-uglan ng mundong ito. Sabi ng Bible, God chose to reveal His truths unto babes. And He chose to hide these things from the wise and prudent. And He chose to reveal this to the babes. Ano yung babes? Literal na baby, di ba? Diba? Kino-consider na ignorant. Ignorant. Pero mga kapatid, hindi mo kayo namamangha. Tayo ang nakakaunawa ng mga spiritual truth. Aren't you happy about that? Hindi ko ma-explain ang mga expression ng mukha natin ngayon. Narinig yung buba ko. Amen. Yeah. Ano? Hindi ba kayo happy and privileged na bihira sa atin dito, nakatapos ng 4-year course or 5-year course. Kanya sa atin na nakaiparte ang pangunawa sa mga katotohanan na ito. Kahit ang mga matatalino ng salibutan dito, mga Harvard and Yale graduates, hindi nila ito maintindihan. Si Rabbi Nicodemus nga eh, how can a man be born? And he entered the second time in his mother's womb and be born again. Born again? Akala niya born again, papasok ulit sa tiyan? At ulit ipapanganak, yun ba ang born again? Eh kayo, alam niyo yung born again? That we must be born by the Holy Spirit in the spiritual sense. Hindi niya alam yun. And he was the teacher in Israel. He was the great teacher in Israel. Hindi lang siya basta-basta teacher. Ano? Alam, hindi kilala ang pagpagturo sa siya. Hindi niya naunawaan ang pag-ibig. So the Spirit of Truth, our resident truth teacher, was the author of the Word of God. And so therefore, he is the
to all power, for he is the one who gave us the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ano po kina-emphasize dito ng apostol? Ano po kina-emphasize dito ng ating apostol? Ang kina-emphasize po dito, mga kapatid, no, ay yung paggamit natin. Use of the sword. Ang tayo gumamit ng sword. The usage of the sword. Alam niyo po, kahit nakasukbit sa'yo, nakasuksok yan, kahit napakatalas niyan, kahit napaka-tibay niya na hindi nabubutol pag itinangga, useless siya kung hindi mo ginagamit. Talo ka pa ng punis, nagbatuta ng hawak, pero magaling siya at least. Sa'yo, 50 caliber, pero wala lang, tinatawag ko lang, ikaw siya lang sa atin. Hindi mo ginagamit. So, you must learn how to use the Word of God. Ang emphasis dito ni Apostle Paul, mga kapatid, ang emphasis niya, ang idinidiin dito ng ating apostol, patutunan natin gamitin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ako, natutuwa at dito sa atin, ako, ibang silahan na practice dito. Kasi na po ay nag-roll-rollers. Tayo nag-roll-rollers. Ibig sabihin, marami na po tayo ng memorya ng mga salita. Ang aking pasalamat, mga kapatid, ay sana yung minemorize nyo nung itong linggo, the following Sunday, memorize pa rin natin at yung kamemorize. Di ba? Agal-agal lang yung verse lang sa linggo ito. Pag na-recite ka, nalimutan mo rin, maalala na lang yung panibago na naman. Kasi parating isa lang alam mo, parating isa lang ng isa. Dahil mga previous na nalimutan, ano? Pero mga kapatid, mulat ako na at least we are familiar. Basic truths of the Bible. Kanyari, ang issue ng contention pagka-Diyos ang Panginoon. Pag ina-atake ang pagka-Diyos ang Panginoon. Anong scripture verse? Anong gagamitin? Sabi natin, espada ang salita ng Diyos. Anong espada ng salita ng Diyos? Ang verse na gagamitin mo, kapag yung ina-atake ang pagka-Diyos ang Panginoon Kristo. Eh, sabi ni pastor namin, Diyos si Jesus Christ. Mga ganun ka na lang, sabi ng pastor namin. Sabi ng pastor namin, duro sa amin, si Kristo, hindi lang tao, Diyos din. Hindi nga yung nag-uusap nga kayo eh. Biblia na eh, yan, Bible. O, alin niyang talata sa Biblia nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Yun ho ang sinasabi ko. Learn to use specific verse, specific truth of the Bible. In any given situation or temptation, alam mo kung anong verse ang gagamitin mo? Yan ang paggamit ng sword of the Spirit. A specific verse or a specific blow or thrust. Kung dito ang taga, eh doon ka rin tatapat. Kung dito naman tumaga, eh dito ka rin tatapat. Hindi siya kadahin ng shield. Ang shield at ang breastplate, general yan eh. At sa katagay niyan, hindi tatalab yan eh. Pero ang sword of the Spirit, mga kapatid, ang paggamit niyan with precision and accuracy. Kung ang taga dito, eh dito mo tatapat. Iba ang Panginoon ganyan ang ginagawa. Inatake, hindi siya ni Satanas, gamit ang banal na kasulatan. Hindi eh, tinapatan ng Panginoon. Kasunulat din, hindi lamang sa tinapay. Nagubuhay ka. Sa bawat tentasyon, eh, dinabot ko ni Satanas, eh, meron ipinagtatapat ang Panginoon to counter the temptation. Tama? Para i-counter yung specific attack or specific temptation. Yan ang ibig sabihin natin, mga kapatid, na use the sword of the Spirit, yung tamang paggamit ng salita. So, aralin po natin ang tamang paggamit ng sandata. O ng espada, tabak ng Espiritu ang salita. Okay? So, this weapon is not physical. It was not designed by human mind or forged by human hands. Ito po ay galing sa banal na Espiritu. 2 Corinthians 10:25, our method of warfare is
spiritual na laban. Hindi tayo engage sa physical na labanan, kundi spiritual na labanan. Kaya ang ating gamit ng laban ay spiritual na sandaka, spiritual na kasangkapan. At katulad po ng helmet, katulad ng kalasap, ang espada, kailangan po ay parating malapit lang sa akin. At any given moment, pwede mong isuot at handa kong gamitin. Ang helmet, ang laban-laban, ang labanan, pinababala niya sa kanya. Pag may puto, sabay suot sa ulo. Protect your head, at yung shield, at sabi mo lang, kapag may insenyas, may kalaban, bitbitin mo lang. So it must always be at hand and ready to be taken up when the battle begins. So with your sword, be always ready with the word of God, with the specific truth of the Bible to be used kapag kinakailangan. Sabi ni Peter sa atin, be always what? Be always ready to give an answer. Alam niyo po mga kapatid, nalalagay ba kayo sa ganyang mga sitwasyon na kinakailangan niyo bumunot ng salita ng Panginoon? Alam niyo po, pag hindi kayo nalalagay sa kanya sa mga, ibig sabihin niya, hindi kayo nag-a-attempt na mag-share ng salita ng Panginoon. Mag-attempt po kayo ng magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi po, dapat natin matanto, mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi po lamang ito defensive. The word of God is also an offensive weapon. Hindi lamang tayo nag-aatay na may atake, sasalagin mo na lamang ang mga verse. Hindi ganoon. Hindi lamang po ito defensive. Ito po ay offensive. Maaari tayong makagain ng mga teritoryo using the weapon God gave us. Sabihin niya, sumalakay tayo. Pagsimulan tayong itaga ang tabang ng Panginoon sa mga tao. Ganit natin ang salita ng Diyos, ang Ibanghelyo. And in the process, makaka-encounter tayo ng mga tutuligsa sa maraming doktrina. Hindi ako niniwala kay Kristong Diyos siya. Hindi ako niniwala siya lang para magligtas. Diba? So, kailangan, gagawa ka ng mga buting gawa para magligtas. Doon mo ngayon magagamit yung mga specific words. Pag may ganong sumasunod, kailangan ma-eliminate ko lahat ng kanyang mga pinangahawakan, mga maling ideya. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay mabisang kasangkapan to the what? To the casting down of what? Casting down of imaginations and every high thought. Lahat ng mga pagpapalalo ng tao, pagmamalaki, nawari ba nung makalito pa sila sa Diyos? May ganyan mga isip ang tao, may ganyan mga utak ang tao na pakiwari nila, pakiramdam nila, mataas pa sila sa Diyos, makalito pa sa Diyos. Ngayon, kailangan natin ibabayan. Kailangan natin ibaba. Itapakan natin ang salita ng Panginoon to the casting down of imagination and every high thought that exalts itself over the knowledge of Christ and subject it to obedience. Hanggang sila yung pasuko natin na magpasako at sumunod sa Panginoon. Kaya pag nagmamalaki siya na hindi sa Pansipristo, kailangan mo magbuting gawa. Anong specific verse na natin ito? Kung matake tayo, Titus 3:5, not by words of righteousness which we have done, but by His mercy He saved us. Ephesians 2:8 and 9, by grace you are saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Galatians 2:14, for by the deeds of the law shall no flesh be justified. Paghandaan natin yan po. Itama natin. Maging bihasa po natin. Kaya tayo hindi nalalagay sa mga sitwasyon na bumubunod tayo at napapractice-practice tayo. Eh, minsan di tayo nag-a-attend na mag-share. Kaya hindi kayo nakaka-encounter na ganyan. Kaya nag-a-attend na lang tayo pag may namatay. Doon, nagkakaroon tayo ng chance na makapunahan. Eh, paano kung matagal pa na may mga matay? Matagal pa ito, matagal pa kami. Kung walang opportunity, create one. Gumawa ka ng opportunity.
dati mo kakilala, kaya tayo nagkukwento mo. Pero isang minsan, magkwento ka naman tayo ng Bible. Minsan naman, magkwento ka natin kung sa salita ng Bible. So, pwede naman isingin dyan sa conversation ng isang friend. Sa kakilala, matagal mo ng acquaintance. Marami na kayo ng kapagkwento, puro corruption sa Bureau of Customs, sa topic nyo, o economy. Minsan sa inyo, wait lang, minsan naman sa lalaman ng Diyos ang usapan natin. Oo, hindi mo pabuhok lang din eh. Hindi po kasi tayo nag-attempt eh. Hindi tayo sumusubok, hindi tayo napapractice. Ang magyayari sa ating mga kapatid, stop na. Para tayong dead sea na pasok pa ng pasok ang tubig sa atin, walang lakas. Subukan niyo kumain ng kumain at bumag siya. Ano mangyayari sa inyo? Kain lang tayo ng kain ng salita ng Diyos, pero walang practice, hindi na-exercise, hindi nagagamit, at hindi rin na ilalabas, hindi rin nagkoko-control. Pasok na ng pasok. Maganda ba sa maganda, kain ka lang ng kain na hindi ka naman nagsisira. Yung ang dami mo na nakarinig, ang dami mo na malaman, wala na ka venue para kumasyet ko. Kailangan mo dito, kayo hagi ko. So, magsalita ng Diyos, hindi lang ang buhay ko defensive at pag-aantay ka ng sasya mo kayong maragyan. Offensive din ito. Take the initiative. Humayo tayo. Hindi naman ang malinaw na bilin ng Panginoon eh. Humayo. Humayo tayo. Humayo. Magdidilgaan. Humayo. Lalabas. Mag-usap. Mag-usap. Okay? Pwede. Sa ating sa Mesto. I request for the Jojo to this process of this question.